Hello! Naalay natin tong ating lecture sa araw na to kay Bossing. Kay Bossing Robert, isa po siyang general manager ng Barangka Credit Cooperative at dati pong congressman na nagre-represent po ng mga kooperatiba. Kaya kung ikaw ay accountant, bookkeeper ng kooperatiba o general manager or board of directors ng kooperatiba, para po sa inyo to. Ha? Salamat po kay Bossing Robert kasi po sa isang matapang na tao at ang sabi niya ayaw niya sa graft and corruption. Masaludo po ako sa inyo, sir. So dito po, ito po yung ituturo ko ho sa inyo paano po labanan ang mga deficiency tax assessment at saka ito po kasi ine-explain ko dito yung mga mali ng mga traditional accountants, traditional certified public accountants na mabibili po niyo yung serbisyo dyan po sa harap ng Quiapo Church at sa mga traditional bookkeeper. Narito po ako para magpaliwanag. Hindi ko kayo sinisiraan at hindi ko rin pinipigil kayo na kumuha ng mga traditional accountant. Pero sa past 100 years, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang naging problema po ay galing ho sa mga tradisyon. Okay? Hindi na ho nag-update. Wala pa ho kasing computer nung araw. So, mag-uumpisa ho tayo sa Notice of Discrepancy. Ayan po. So, na-issuehan ho ng Notice of Discrepancy ang Barangka Credit Cooperative. At, ang maganda ho dito, para ho silang si Jose Rizal. Para ho silang si Andres Bonifacio. Nilabanan po nila yung assessment. Hindi ho sila naglalagay, mga taxpayer ko. Sumunod ka ba dito sa example ng Barangka Credit Cooperative? At kung ikaw ay gustong maging miyembro ng Barangka Credit Cooperative, tawagan po ninyo yung kanilang mga numbers. Makikita ho nyo yan sa ating internet. So, magkano ho yung? Magkano, sir? Magkano ang deficiency tax ng barangka? So, mapapansin nyo ho rito, ang income tax ho niya ay umabot ho ng 23 million pesos. Chinarge din ho siya ng percentage tax na 10 million. O, di bali, 33 million na yan. Chinarge din ho siya ng expanded withholding tax. Ayun. So, mga 35 million na ho ito. Chinarge din siya ng 2.6 million na fringe benefit tax. So, mga 37 million na to. Chinarge din ho siya ng final tax na 7 million. O, di mga 40 million na yan. Chinarge pa rin ho siya ng DST, mga 47 million na. Tama kaya computation ko? Pakicompute mo ha! CPA ako, hindi ako marunong mag-compute. So, yan ho yung natanggap. Ang tanong dyan, sir, ano relationship niyan sa bookkeeper? Yan. Kasi ho, ang pag-i-interpret ng transaction ng isang negosyo o tinatawag nating business operations, business management, business development, nasa bookkeeper ho yan. So kung yung bookkeeper ho ay mayroong kakulangan o kailangang i-establish pa yung kanyang competency pagdating sa tax, ganito po ang mangyayari. Magkakaroon ho kayo ng deficiency tax na sa panaginip ho ninyo, hindi ho nyo napaginipan. O kung napaginipan nyo, nightmare ho yun. Bangungot. So, paano ho ito sinosolve? Sinabi naman dito. Sabi dito, may computation. O, pag professional fee, not included in the alpha list of professional fee. Kita nyo na, may mali kagad. Professional fee, ang pinag-uusapan, ang sabi ng BIR, not included sa alpha list. O, di alam mo na kagad. Hindi naiintindihan ng revenue officer na ang professional ay hindi kasama sa alpha list ng employee. O di may mali na kagad, di ba? Yun, ganun lang kasimple yan eh. Tapos dito, member.
Hindi daw kasama sa alpha list ng employee. O di may mali na kagad. Paano magiging employee yung member? O, ganun lang kasimple. Tapos dito, honorarium. O, hindi daw kasama sa alpha list ng employee. Honorarium yun, ma'am eh. Kung board of directors to, edi dapat yan ay hindi empleyado ng kooperatiba. So therefore, kung hindi sila empleyado ng kooperatiba, hindi talaga sila. Iko-confirm ko, hindi ka bulag. Kung hindi mo makikita sa alpha list yung members. So, yun ho yung mga questionable ano rito. Tapos dito, may membership benefits daw. Siyempre, kung yung kooperatiba nagbigay ng member cooperative benefit, okay, naka-establish kung sinong member yung binigyan ng benefit. O, tingnan natin kung ano ginawa, no? Nagkaroon ng allocation. Teka muna, yung pag-a-allocate ba ay pagbibigay ng benefit? O, ganun lang kasimple. Ang problem sa mga bookkeeper, sir, mga bossing ko, ang kulang ho ninyo rito is, yan, mga allocation lang naman eh, oh. Ang kulang nyo ho rito is disclosure. Ano yung inallocate? Para kanino yung inallocate? Bakit nasa pangalan ng taong ito yung inallocate? Yung pala eh, trust manager lang siya. Tagahawak lang ng pera, custodian. Ang accusation ng BIR, eh siya yung nag-benefit. Disclosure. Sabi ho ng bookkeeping regulation natin, madali naman daw yung disclosure, gagamit ka lang ng voucher. Ang problem sa mga taxpayer, hindi marunong gumamit ng voucher o walang voucher. Oh. So kung kailangan ho ninyo ng talagang pang taxation lang, pang BIR compliance, oh, bumili na ho kayo ng libro ko at sinasabi ko nga ho sa inyo, nasa ano naman ho, description below, click nyo lang ho nyo yung link sa YouTube. Ano ho yung pwede nyong gawin pag meron na kayong ganito? Kasi malalaman nyo kagad kung mali o tama ang ginagawa ng traditional bookkeeper nyo, traditional certified public accountant nyo, traditional chief financial officer, pinakamataas na sa kumpanya, traditional pa rin. Hindi na ho uso ang tradition, sir. So, yun yung ano. So, ibig sabihin, kailangan lang natin dito ng voucher to disclose. Yun. Yun ang sabi ng batas eh. So sa mga bookkeeper na sasama sa akin as tax bookkeeper, malalaman ho nyo yan. Okay? Nasa YouTube ko na ho yung explanation paano ho kayo sasama. Okay, susunod na ano. Okay, may fringe benefit. Okay, ito si Bossing, si Bro, Bossing Robert Mascarinha. Eh, non-employee. Paano magkakaroon ng fringe benefit yung non-employee? Yung, sa employee lang, ina-apply yung fringe benefit. Oh. Ganun kakulang ang mga revenue officer na nag-audit. Oh. Kaya wag ho kayong maniniwala sa mga revenue officer kasi kulang ho sila sa kaalaman. Kailangan nating intindihin yan. Okay, so may final tax daw na 5 million. Saan galing? Sa declaration ng dividend. Eh, dali-dali yan eh. May dividend? Tanungin mo sarili mo. May dividend ba na dinedeklarang kooperatiba? Ganun dapat. So, sumunod. Tingnan natin. Tapos, nakarating ng PAN. Magkano ang assessment sa preliminary assessment notice? Uy! Naging 18 million. Tapos, other percentage tax, 10 million. So, magiging ito mga 29 million na kagad yan. Expanded, 910. Fringe benefit, 2 million uli. Final withholding tax, 2 million uli. Documentary tax, 7 million. Halos hindi nagbago. O, tingnan nyo to, walang pirma. Pag ganito po kasing walang pirma, yung preliminary assessment notice, void ho yan, void. Siyempre, nasa sa inyo kung ipaglalaban ho nyo yung karapatan nyo o hindi. Okay, edi kung ganito nakita nyo, sulatan nyo yung regional director tsaka yung commissioner na yung kanilang preliminary assessment notice ay walang pirma. At itanong mo sa kanila kung yung preliminary notice na walang pirma, sabi kasi ng Supreme Court, yung mga pleadings na walang pirma, eh as if there is no pleading. Oh. Eh, siyempre, quasi-judicial body ang BIR,
Maaring ganun ang regulation. Ibubulong ko na lang sa inyo. So ngayon, ito yung details. Oh. Nagkaroon ng computation. No? Tingnan mo, ITR, kinumpayong alpha list. O, ibig sabihin, kayong mga bookkeeper, kung ganito ginagawa ng BIR, kinukumpare yung alpha list ninyo at saka yung ITR nyo, at saka audited financial statement versus alpha list ninyo, 1604E, 1604C, 1604F. O, madali na. I-reconcile nyo na kagad. Wag na kayong mag-intay. Tay. Op, may professional B. Binago yung ano. Okay. Iba na ngayon ang computation nito. Binago na. 3 million. Okay. So, may mga explanation. Ayan. Inulit-ulit to. Allocation. Allocation. Ayan. So, ano gagawin ko dito, sir? Edi protest mo. Protest. Yan, very important 'yan kasi ang game plan ng BIR estoppel. Ikaw naman protest. Sila estoppel. Ikaw protest. Sila estoppel. Ayun, ganoon ha. Huwag mong babaguhin 'yon. So ngayon, ayan eh mga schedule. O tingnan mo 'to ha. Nakakatawa kasi 'to eh. Meron daw associate member yung daw capital share per audited financial statement ito eh pag dinidak daw yung submitted schedule, eh, hindi raw magbalanse ng 34 million. Therefore, inassume nila na merong dividend na 3%. Kita mo, hindi ka naman nagdi-declare ng dividend, ang BIR nagdi-declare para sa'yo. Ano ba yan, sir? 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 Puro presumption kayo. Bakit hindi kayo pumunta sa Quiapo? Tumupo kayo doon. Baka makatulong ko kayo sa may problema sa buhay. Ay, nahulog yung aking ano. Op, so nagkaroon lang siya ng deficiency tax na 100. Pamalit lang naman. Ay, hindi pala. 1.2 million. Grabe. Tapos, chinards. Kinopya yung loan payable. Diba? Loan receivable. Ibig sabihin, itong mga bagay na to nagkikreate ng DST, sabi ng BIR. O anong gagawin mo, bookkeeper? Gumamit ka ng chart of accounting names with definition. Kasi ang nakasulat sa rule, ang mga BIR official, eh walang alam yan sa definition of terms. Hindi ka dapat gagamit ng accounting titles. Title lang yun eh, parang title sa movie. Malaking isda, o ganon. Ang buhaya sa likod ng mga bituin. Ang mga buhaya. O, diba? Title lang yun. Ang kailangan mo, chart of accounting names with definition. Kaya huwag kang mangungopia sa abroad, sir. Masama yung mangopia sa abroad, lalo na pag mali yung kinokopia mo. Okay? So, dahil sa pangungopia mo, sir, eh merong 4.8 million na naging deficiency tax. So ngayon, ang gagawin mo ngayon, ito yung preliminary kung ano, meron ka raw failure to withhold tax, may failure to pay FBT, failure to pay DST. O, ang gagawin mo lang dito is check mo naman. O, ito challenge ko sa ano, sa mga traditional bookkeeper. Ano entry niyan sa books of accounting? Hindi na huuso yung ano, books of accounts kasi kadala entries. Ang tawag sa ano, hindi ho books of accounts hindi kasi lahat karamihan ng books of accounts walang laman. Ang tamang tawag po ay books of accounting entries. Pag yun ho ang tawag ng isang taxpayer sa kanyang books. Ayan, makakasiguro ka na yan po ay may lamang accounting entries. Hindi ko lang alam kung tama o mali ang accounting entry, kaya nire-recommend ako. Gamitin po ninyong tax bookkeeping for BIR compliance. Dagdag ko lang, sa mga gusto kong maging tax specialista na katulad ng inyong lingkod, nag-a-accept na po ako ng mga mentees. Okay? Pag naging mentee kita, meron kang ganito. Apat na po lang po ang ina-accept ko. Pag nakarich na ho tayo,
hindi ko na po kayo i-accept. Ayun! So, ayan po yung mga, nagkaroon ho ng formal letter of demand. Tingnan ho natin kung ano ginawa. Hindi nagbago mga ka-taxpayer ko, 18 million pa rin. 11 million na po ang percentage tax. Ang expanded is 924. Ayan. 2 million ang fringe benefit. Ang final withholding tax ay 2 million. At 8 million naman po ang DST. Anong gagawin ko, sir? Kinakabahan ako. Matulog ka. So, ano ang ginawa ko? Ayan. Ipinaglaban po natin ang karapatan ng ating bossing Robert at ang barangka. Kung nakikinig si mga taga Bagyong Kooperatiba, taga Quezon Province na Kooperatiba, gusto ko ho kayong tulungan. At may kaibigan ho tayong si bossing Raymond. At kung may mga gusto hong magtinda ng baka mula sa Australia, Japan at Pilipinas, kayo po ay welcome. Puntahan natin ho yung planta. Sasamahan ko kayo. Kayo. O kaya pasamahan ko kayo sa tao ko. Ayan. Ano nangyari? Ayan po. Pinotesta ho natin yung mga bagay-bagay na yon. At ang resulta po, ayun. Ito po. Wala. Explanation pa lang yan. At nung pinotesta po natin, ayun. So, yung income tax ho ay naging 5 million na lang. Yung expanded withholding tax naging 500. Yung final withholding tax is naging 157 at yung DST is 1.4 million. Hindi pa rin tayo decidido doon, kaya inakyat natin. Ayun. So, nung inakyat natin, ano nangyari? Ayan. Ito na lang explain. Ba't ganito to? Ulang ata ng data to. Ibig kong sabihin, bossing, from 52 million naging 8 million. Pero ina-assure ko ang barangka, base sa aking napag-aralan sa taxation, wala ho silang babayaran kasi ang ginamit ko po ay solutio indebiti. No one, including the BIR, can enrich himself unjustly at the expense of the Filipino people, including barangka credit cooperative. So kung may problema ho kayo sa bookkeeping, may ganito ho kayo problema sa bookkeeping. Kung may problema ho kayong ganito, ibig sabihin may problema ho kayo sa bookkeeping. Ibig sabihin may problema po yung libro nyo, walang laman. Ibig sabihin po yung documentation nyo mali-mali. Ibig sabihin wala ho kayong chart of account with chart of accounting names with definition. So, ini-invite ko kayo na maging member ko. O kung gusto nyo po, mag-customize po tayo para sa inyong opisina ng debit and credit discussing compliance from two different sides. Alam nyo po kasi, ang mga BIR at ang taxpayer, nag-uusap po yan sa debit at credit. So, ang taxpayer is the most powerful person kasi kung makikita po nyo yung pyramid. Ayan. Kung makikita nyo yung pyramid, ang taxpayer nandito, ibig sabihin, boss siya. Andito ho yung BIR. Ibig sabihin, yung BIR, alila. Alila ng mga taxpayer. Ibig sabihin, tagasunod lang. Ang problem ho ngayon, since kayo ho ay pinoforgo ho ninyo yung inyong, o winewave ho ninyo yung rights nyo sa konstitusyon natin, eh nagiging alila ho kayo, at ang mga taga-BIR ang boss. So, babaguhin na ho natin yon. Babaguhin natin. Tuturuan ko ho kayo through debit and credit, kahit hindi ho kayo accountant, kahit hindi kayo lawyer, matututunan nyo ang tax code. I-explain ko yung tax code sa lingwaheng naiintindihan ninyo, sa lingwahe. Ibig sabihin ng lingwahe, dialect. Ano ibig sabihin ng dialect? Isang example lang, Tagalog. Tagalog is a dialect. English is a dialect. So, explain ko sa inyo kahit English, kahit Tagalog, o Taglish. Ayan. Yung tax code. Okay? So, ini-invite ako ng 200,000. 240 lang na gusto maging tax bookkeeper. Kasi nag-i-start ho ako ng isang business. So, ikakalat ko ho kayo sa mga RDO
affiliates ko kayo, partners, o pero hindi ko kayo magiging employee. May sarili kayong practice, baka kung makuha ko ang 18,000 kooperatiba, eh kailangan ko kayo. Diyan, okay? So, again, ang pag-uusapan ho kasi natin ngayon dito is yung paano nyo maiintindihan ang bookkeeper through BIR assessment. So, marami ho tayong assessment na ipapakita sa inyo at karamihan ho niyan ay naipinalo ho natin kaya ho natin pinakikita. Okay? At in-expose ko ho yung mga mistakes and errors ng traditional bookkeeper. Bato-bato sa langit, kung sino tamaan, huwag magalit. Traditional certified public accountant at traditional accountants. So, huwag na ho kayong gumamit ng tradisyon kasi pag nagmo-mall kayo, hindi naman kayo nakagawa, nakabarong Tagalog at nakabarot saya. So, hanggang sa muli, masayang buhay, masayang hanap buhay. Huwag ho ninyong payagan ng BIR or any government official na exercise nila yung discretionary power nila. Kasi it create damages sa buhay ninyo, sa inyong trabaho, at sa inyong kalusugan. Marami pong salamat! Makita-kita ho tayo sa internet.